Yo, what's up mga kabutingting? Magandang umaga sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan mga kabutingting, dito tayo ngayon sa Sugod. Anong barangay ito dito, ma'am? Zone 5. Zone 5? Yan, ito daw mga kabutingting ay Zone 5 daw ito. Yan mga kabutingting, mayroon tayo ditong gagawing washing machine. At ito medyo madugo na trabaho ito dahil may humawak na iba. So, bago ko ito umpisahan mga kabutingting, disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. At bago ko ulit ito umpisahan mga kabutingting, mayroon lang tayong i-shout out. Shout out Darwin Mando, yan sir, shout out po sa inyo sir. At syempre sa mga masusugid kong walang sawang sumusubaybay sa aking mga video, Renato Aban from Pasig City, Claudemir Santos, Yek Vlogs, Farmer Boy, Mil Bastor, Andy Rabino TV Tech, Mayeng Tech PH Official, Horseshoe TV, Edwin Sagaynomix Vlog, yan, shout out po sa inyong lahat. At siyempre, hindi ko makakalimutan yung mga silent viewers natin dyan, mga organic viewers na walang sawa na sumusubaybay sa aking mga vlog, yan, shout out po sa inyong lahat, naway okay po tayo. Dahil ako, okay talaga. So yan, umpisahan na natin ito mga kabutingting. So yan, ito nga pala yung may-ari sa washing machine na gagawin natin mga kabutingting. Anong pangalan nila, ma'am? Elsa. LL. Ayan, LL. So ngayon mga kabutingting, dito tayo sa gagawin natin. At ito daw mga kabutingting, gaya nga ng sinabi ko kanina, ito ay madugo dahil mayroon ng humawak. Yan ay hindi, wala pa akong ginawa dyan. Talagang nakaganyan na yan nung inilabas nila sa kanilang bahay. So una natin gawin pag mga ganyan mga kabutingting ay ang importante yung motor kung pwede pa ba. Pero kahit naman motor ang problema, basta willing lang yung may-ari na magpagawa, kayang-kaya natin yan. So ngayon ay testirin lang natin itong bawat linya ng motor. So ngayon hanapin lang natin yung linya ng motor, yung washing. Kung kita nyo mga kaputingting ay tinira rin to ni ano, ni Johnny. Oops, dyan mas baba yan. Tinira rin ni Johnny itong wirings mga kaputingting. Ayan, tinutol daw ng unang pinagpuputol-putol yung mga ano daw mga kaputingting sa unang tumira nito. Ngayon balatan lang natin yung dulo. So yan, ito mga kabutingting, malaking hamon to sa akin pag mga ganito na mayroon ng humawak. Pero mas maganda talaga para sa akin yung wala pang humawak or tumingin na iba. So yan, ito yung common. At bago ko pala testirin, papakita ko lang sa inyo na okay yung tester natin. So ngayon testirin na natin. Ayun, yung isang dilaw, kasi dalawang dilaw yan sa reverse, ay okay. Ang lumabas na continuity ay 4. So dapat itong isa ay mag 4 din dapat ito. Yun nga. Ang problema nito ay motor. Yan. Motor. Tapos dito rin tayo sa dryer. Dahil motor ang problema, nasa may-ari kung ipapagawa niya. So ito naman yung linya sa dryer. Ganon din mga kabutingting, ang kumo nito ay kulay itim or kulay black. Itong isang linya ay gumagana. Tingnan natin sa kabila. Gumagana din. So ibig sabihin, yung motor ng dryer ay okay. Yung washing ang may problema. So ngayon mga kabutingting, gagawin natin, dahil kung nakikita nyo yung wire na magulo pa sa buhay ko. So gagawin natin, putulin na lang natin ito. At ito mga kabutingting, kung napapansin nyo, anim na wire yan. So ang gagawin na lang natin dyan mamaya, gagawin lang natin tatlo yan. At first time ko to na ipapakita sa inyo kung paano magiging tatlo yan. Na ito kasi nagiging anim ito dahil nakakabit ito dito sa wash selector, kaya naging anim. Yan o, kung nakikita nyo, ito yung wash selector nya, kaya siya nagiging anim. So tuturo ko sa inyo pamaya, itong 6 wire gagawin nating 3 wires. Siguro babaklasin ko muna ito
At yung pagbaklas nito mga kabutingting ay hindi ko na i-videohan para hindi masyadong humaba yung video natin. So yan mga kabutingting, na baklas ko na yung lahat ng tornilyo sa gilid. At medyo pinahirapan din ako mga kabutingting dahil sobrang kalawang. So sunod natin gawin ay tatanggalin lang natin itong motor. At para matanggal natin yan, mayroon siya ditong nasa ilalim. Yung iba naman yan ay wala. Kailangan lang natin tanggalin itong yan, itong nut na to, tatlong piraso, para matanggal natin or mabaklas yung motor. So yung pagtanggal nyan, hindi ko na siguro ipapakita para hindi masyadong humaba itong video natin. So yun na mga kabutingting, natanggal na natin yung motor. Sunod naman natin gawin ay tatanggalin lang natin itong pulya. Tatanggalin natin itong tornilyo na to para matanggal natin yung pinaka pulya nya. So yun na mga kabutingting, natanggal na natin yung pulya. Susunod natin gawin, ayoko sana ipakita sa inyo to, pero pag hindi ko to ipapakita, wala kayong matutunan masyado. So ipapakita ko sa inyo yung pagtanggal ng rimatse, yung apat na rimatse. Yan, gumamit lang tayo ng concrete nail na nakaipit sa vice grip para hindi delikado. So yan, natanggal na natin yung apat na rimatse. Susunod natin gawin ay talungkatin lang natin. Tanggalin lang natin yung pinaka housing sa harap. Hanapin lang natin yung patid. Hanapin lang natin yung kung saan napatid. Ngayon papakita ko sa inyo ulit na isa lang talaga ang gumagana nito. Oops. Yan, gusto ko ipakita sa inyo muna yung tester natin na okay yan. So, ang kumo nito mga kabutingting ay black. Kulupot lang natin. At itong dalawang dilaw, hindi talaga dilaw na dilaw. Yung isa ay dilaw na dilaw at yung isa ay mapusyaw na dilaw. Yan, papakita ko lang sa inyo ulit na ito ay isang linya lang ang gumagana. Yung mapusyaw na dilaw ay wala siyang reading. Itong isa ay mayroon. So yun ang kailangan kong hanapin. So i-post ko muna ito para hindi masyadong humaba itong video natin. At ito pala mga kabutingting ay tsambahan lang pag mga ganito. Pag nakita yung putol or yung patid, swerte. Pero pag hindi, medyo alanganin na. So yan mga kabutingting, nakita ko kaagad yung problema sa wirings nya. Ang problema nito mga kabutingting ay kung nakita nyo, yan ito sa kukuko, yan ito, kung nakita nyo ay sunog yan, nasunog siya kaya naputol yung isang hibla. So yung isang hibla na sinasabi ko na naputol ay ito. At itong washing na to mga kabutingting, maganda dahil ang gamit na rewind ay Tamso, yan o. Kung nakikita nyo, nasunog siya pero pula pa rin. So ibig sabihin maganda itong motor na to. So ito ay napakadali lang ayusin dahil ang problema nito ay ito lang, at nahanap agad yung patid. Yan, ito yung mga kabutingting, naputol siya. So iwawirings lang natin yan. Kung natandaan nyo kanina, doon sa linya ng dilaw, na hindi talaga yung isa ay hindi talaga yung dilaw na dilaw, yung para siyang mapusyaw na dilaw. Ito lang yung mapusyaw na dilaw kanina, ito lang yung hindi gumana. So ito nga yung linya na to yung naputol. So kailangan lang natin yan ikabit dito sa wirings. Yan, dito sa mapusyaw na dilaw. So pwede para pwede lang din natin yan idudugtong para madali lang. Huwag na natin pahirapan yung sarili natin. So pag mga ganyan idudugtong lang natin, kailangan lang natin yan kiskisin. Yan, kung nakikita nyo, kahit kiniskis na ay pula pa rin, hindi siya puti. So ibig sabihin nga ay tanso ito. At lumaki lang ang trabahuin sa washing machine na to mga kabutingting dahil binaklas at pinagpuputol-putol lahat ng wire sa unang tumingin nito. Tama nga naman talaga yung unang tumingin nito na motor, kaya lang wala siyang tiyaga na maklasin or hanapin yung problema sa motor. Maliban na lang kung sunog ito, yung pinaka-winding niya, ayun talaga hindi na kayang gawin yan. Pero nagagawa pa rin dahil pwede naman siyang palitan ng motor. Kaso medyo namahalan niya yung may-ari mga kabutingting dahil ang singil niya sa motor ay 1.6, samantalang dito sa amin talaga ang motor ay 1.350 lang.
So, kumita rin yung unang tumingin nito. Kung binilhan ito ng mayari, kumita sana siya ng ano, 250. Dahil ito ay 1,350 lang at 1,600 yung sinabi. Pag ako mga kabutingting, hindi naman maiwasan na ganun talaga. So ngayon, durugtong ko lang pala ito mga kabutingting. Dito sa... Ma'am, ayaw ko mag-snack ma'am. Kakain ko lang ng almusal po. Ipakain mo na lang sa bata. Yun nga mga kabutingting, hindi naman masama ang pumatong sa motor. Pero ako talaga pag medyo kaparehas ko na parang hirap din sa buhay. Kasi kung pansinin natin yung bahay nila mga kabutingting, medyo parehas ko lang din siguro ito, medyo taghirap din. Mayaman ba kayo, te? Hindi. Ah, hindi. Pero ay, hingi din ko, ayun ako, meron. Yan, yan yung mayari mga kabutingting. At bago ko dinugtong pala ito mga kabutingting, naglagay muna ako ng spaghetti or insulator ba ang tawag nito. Pero hindi naman... Basta ang tawag kasi nito sa iba ay spaghetti. So ngayon dahil pinulupot na natin yan, hinangin lang natin ito. So yan na mga kabutingting, nahinang na natin. So ngayon, itong spaghetti na nilagay ko dito, yan yung i-ano natin, i-ganyan. So ngayon ibalik na lang natin itong mga spaghetti niya. Pagka ganito talaga mga kabutingting, sabihin ko sa inyo, swertihan lang ito. Kaso matyaga lang talaga ako pag mga ganito at nakikipagsapalaran. Mauna, Tagalog mo lang itadong. Bisaya ko na eh, pero ako lang itagalog para para masabtan nila ba. So ngayon mga kabutingting, ngayon ay bago ko ito itatali, tester muna natin. Bago ko ito itatali. Yan, medyo masilaw yung ano natin. So ngayon ito yung mapusyaw na dilaw ang wala kanina. So ngayon tester na natin. Kung nakikita nyo ay mayroon na. Yan oh. At ito mayroon na talaga ito yung dilaw na dilaw. So yan. So ibig sabihin ay okay na. Siguro itatali ko na lang ito at yung pagtali nito mga kabutingting ay napakadali lang. So hindi ko na siguro ipapakita sa inyo. So yan na mga kabutingting, natali ko na. So okay na siguro yan. At bago ko to i-assemble mga kabutingting at lilinisan ko pa ito bago ko ibalik. Ngayon tester muna natin ulit. Para sigurado. Bago ko kasi ina-assemble niyan, ibinabalik ay talagang tinitester ko muna kung wala ba akong napatid sa pagtali. So ngayon tester na natin kung mayroon bala, kung mayroon na ba siya. Yan, mayroon. Kabila, mayroon din. So okay na ito mga kabutingting. So yung pagbalik sa rematch nito, apat na rematch mga kabutingting, hindi ko na siya ipapakita. Mayroon akong mga video dyan na kung paano ko to ibinabalik para hindi masyadong humaba itong video natin. So yan na mga kabutingting, nabalik ko na yung apat na rematch. So ngayon kung napapansin nyo mga kabutingting, itong wire ay maiksi at yung pagkaputol-putol ay hindi siya halos tapat. Dahil hindi ko yan siya ipinagtapat-tapat mga kabutingting, dahil dudugtungan ko ito ng wire dahil napaka-iksi. Dudugtungan ko lang yan mga kabutingting at yung pagdugtong yan ay hindi ko na siguro ipakita. Basta pag nagdugtong tayo or pagdugtungan lang natin ng wire, wag lang nating itapat-tapat para safety. So yan na mga kabutingting, nadugtungan na natin ng wire yan. At yan mga kabutingting, pinakita ko lang sa inyo yan ay hindi nagkatapat-tapat. So ngayon, balik lang natin itong pulya. Balik lang natin itong tornilyo. Ito mga kabutingting, wala pang problema ang bushing nito. Ang problema talaga nito ay yung motor lang. So ngayon, symbol ko na ito doon. At kung paano ko itinanggal yun doon, ganun din ang pagbalik. So yung pagbalik nito ay hindi ko na videohan. So post ko muna ito. So yan mga kabutingting, nakakabit ko na yung motor at napamilyo ko na yan. Yan, nakikita nyo. Ito mga kabutingting, mayroon pa siyang adjustment. Yan. So ngayon, symbol ko na ito. Ngayon ay babalik ko lang yung tatlong tornilyo para dito sa paa sa spin. Ngayon ay assemble na natin. So ngayon dahil na tayo na natin yan, so lalagyan ko lang muna ng tornilyo, lahat ng tornilyo sa paikot. At hindi ko na ipapakita yung
pagtornilyo ko sa likod para hindi ito masyadong humaba ang video natin. Continue ko na lang mamaya pag nag-wirings tayo. So yan mga kabutingting, na tornilyo ko na lahat. Kusunod natin gawin ay naalala nyo kanina sa umpisa, sinabi ko sa inyo na itong wire na 6 gagawin lang natin itong 3. So para magawa natin 3 ito mga kabutingting, tuturo ko sa inyo. Tanggalin muna natin itong switch handle nya. So yan, natanggal ko na yung switch handle, napakatigas. So ang gagawin lang natin dyan, para magiging 3 itong 6 na wire, dahil kalimitan, lalo na kung bibili tayo ng replacement na timer at yung wire dito sa wirings nya ay 3 lang. So gagawin lang natin itong 3. Ayusin ko lang yung tripod ko. Ngayon gagawin lang natin dyan, babalatan muna natin itong dulo ng mga wire. So yan na, nabalatan na natin yung dulo ng wire. So dito, kung napapansin nyo dito ay 2, dito sa kabila ay 4. So kahit saan dito, pwede nating i-jumper dito sa brown or sa asol. Ito, kahit saan dito, ito may balat na. So putulin na natin ito at balatan lang natin. Yan. Kahit, sabi ko kanina, kahit saan dito, itong sa 2 na to ay i-jumper lang natin dito sa brown or sa asol. Hahanapin lang natin yung yung kung sino yung matagal mag-reverse sa kanila. Yun yung strong or nakahibi. So dito tayo nag-una sa kulay brown, yan jinumper ko dito. So ito yung magiging common. Ito yung magiging linya sa isang linya sa power cord. So ngayon testirin lang natin. Yan, sinit ko lang yan sa 20k. So i-on lang natin itong switch timer. Yan, kung nakikita nyo ay okay pa. At bago ko testirin ulit ito, papakita ko lang sa inyo na okay yung tester natin. Yan, kung nakikita nyo ay okay yan. So ngayon, gaya ng sinabi ko, itong itim ay ito yung linya sa kumon or sa isang linya sa power cord. Ngayon naman, dito sa pula at saka sa dilaw, hanapin natin kung magre-reverse ba siya. Antayin lang natin na magkaroon siya ng number or lumabas yung continuity. Yan. So ngayon, pag reverse niyan, ilipat lang natin ito sa kulay pula. So antayin naman natin kung okay ba siya. Yan. Nagkaroon siya. Kaso ang problema, madali lang siyang nawawala yung number. So ang gagawin natin, itong kulay brown na to, tanggalin natin dito sa isang linya sa dito, sa 2. Tanggalin, ipalit natin tong kulay asol. Ngayon, tester naman natin ulit. Yung dilaw at yung dilaw at saka pula. So dito tayo sa pula. Then naka-on pa naman yung timer. Yan, kung naririnig nyo. So antayin lang natin magkaroon siya ng reading. Yan, mayroon. So antayin naman natin yan mawala at pupunta tayo sa dilaw. Yan, dito naman sa dilaw. So yan, kung nakikita nyo ay meron. So antayin naman natin yan na mawala ulit. Yan, nawala. So ngayon lipat tayo ulit sa pula. Yan. So ibig sabihin ay okay na. So itong brown na to, dahil ito yung naka-jumper dito sa isang linya sa dito sa 2 wire. So lagyan lang natin ng electrical tape ito. At itong brown na to, putulin na natin yan. Magiging wala ng silbi yan. So yan na. So lalagyan ko lang electrical tape ito. At ganun din tong kulay brown. Ipagsama ko lang dito. Pero nakaputol yan mga kabutingting. Isama ko lang yan dito sa pag electrical tape. Yan, gusto ko lang pala ipakita sa inyo. Baka mamaya isipin nyo na ito, pinagsama ko dito. Yan. Yung asul lang at saka kulay gray ang dinugtong ko. Yan, lagyan lang natin ng electrical tape ito. Ngayon naman, yung kulay brown, sama na natin yan dyan sa pag electrical tape. Gaya ng sinabi ko kanina. Pero yan ay walang connection. Yan, kung nakikita nyo, putol yan.
So yan, nalagyan na natin ng electrical tape. So ang gagawin natin dyan, so ang ibig sabihin, dahil ito yung natira, so ito yung linya ng reverse pula at saka dilaw. So ngayon ay wawirings na natin ito. Dahil i-wirings ko ulit ito, dahil pinagputol-putol ng unang tumingin ito na hindi naman ginawa. Basta na lang iniwan. At itong timer na to, mga kabutingting, replacement ito. At ito yung original na timer niya talaga. Hindi ko alam kung okay pa ba to or hindi na. Kaso pinutol-putol din na sinagad, halos sinagad pa. So medyo delikado na yan kung ito pa yung kakabit natin. At hindi rin ako sigurado kung okay pa ba itong timer na to. At itong timer na to sa replacement at saka yung original, magkaiba din. Ayan, kung nakikita nyo, hindi siya magkapantay yung pagtornilyohan. So madali lang gawa ng paraan yan. So dito tayo sa wirings. So yan, dito tayo sa wirings, mga kabutingting. Ito yung wire na to, ay ito yung papunta doon sa baba sa pagwiringan sa motor. So ngayon, gaya ng sinabi ko kanina, itong natira, yung pula at saka dilaw, ay ito yung sa reverse. So hindi na tayo malilito. So kabit lang natin yan dyan, pulupot lang natin. Ganon din tong isang dilaw, dito sa dilaw din. So yan. Sunod naman natin gawin ay, kung napapansin nyo dito, dalawang green. So ito yung gagawin natin common. Ito yung ikakabit natin mamaya sa linya sa power cord. Ayun, pulupot lang din natin dito. At lagyan ko lahat ng electrical tape yan. So yan na, mga kabutingting, na lagyan na natin ng electrical tape. So ngayon, nakakabit na natin tong timer nya. At bago tayo magputol, dahil pinakita ko sa inyo kanina, ito ay hindi sila magkaparehas ang haba doon sa original. So bago natin putulan yan, kabit muna natin ito. At tignan natin kung magkasya ba. So yan, magpuputol talaga dahil napakahaba. So ang pagputol nito, tansyahan lang. Ako, tinatansya ko lang ito. Yan, putulan muna natin dahil masobrang haba. Pero yung isa lang ang putulan natin ito, mga kabutingting. Yan, so naputol na natin. So ngayon, pasok natin ulit dito. At tignan natin kung nasa gitna ba yung pinakasalpakan sa switch handle. Hirap pala magturo talaga nito, mga kabutingting. Yan, kung nakikita nyo ay diretso na siya, nasa gitna na. So pwede na natin ito i-tornilyo. Yan, tornilyo na natin. So ngayon, okay na. Sunod ay salpak na natin itong pinaka-switch handle nya. Yung nakikita nyo ay halos nasa gitna talaga. So ngayon, ayusin lang natin yung wire. Kailangan yung wire na ito, mga dugtungan, ay hindi sasaya dito, para iwas ground. So mayroon yan siya ditong lagayan, kita ba? Yan, dito mayroon siyang lagayan sa mga wire talaga, para hindi sumayad yung wire dito sa pinakasahig. Sunod, lagyan lang natin ito sa drain. Ito, mga kabutingting, ay hindi niya na ito kable, napakaiksi. Sa ano itong ano na to, ginamit ko sa preno, sa brake. So ngayon, dito naman tayo sa linya ng spinner. Kung nakikita nyo yung green kanina, dito ko nilagay sa common, dito sa timer, sa wash timer. At kung napapansin nyo ay dalawa ang green. So yung dalawang green na yan, papunta yan doon sa baba. So yan yung ikakabit natin sa linya ng power cord, sa line 1 or sa line 2. So itong brown na to, kung nakikita nyo, dahil may brown, yan din yung ikakabit natin sa starting capacitor. So pwede na natin itong takpan dahil ayos na tayo dito sa taas. So ang problema nito, mga kabutingting, hindi ko na yan siya matornilyo, dahil yung unang tumingin nito, ang ginawa, kung nakikita nyo ay wala na, binasag na lahat. So nakaganyan na talaga yan. So dito tayo sa wiring sa baba. So ngayon, mga kabutingting, nagpabili ako sa may-ari ng cord or yung wire. So dahil ito, hindi na kaya to, kung nakikita nyo, talagang kinain lahat ni Johnny, nginat-ngat lahat ni Johnny. So ngayon, dito tayo sa wirings. Kailangan pagka ganito sa wirings, mga kabutingting, ay matandain ka. So yan, kung natandaan nyo kanina, yung sinabi ko na yung dalawang green ay ikakabit natin sa linya sa power cord. So balatan lang natin itong dulo ng wire, yung dalawang green. Yan, pagsama lang natin yan at ipulupot natin dito sa linya sa power cord. Lagyan ko lang ito ng close end connector or umbrella clip. Pero hindi lahat ay malalagyan ko ng umbrella clip dahil naubusan ako. Dahil yung mga
close in connector nito, nagkasira-sira na. Yan, kung nakikita nyo, wala na siyang laman. So yan. So ngayon, nakakabit na natin. Sulod naman natin gawin dito to sa reverse para isa-isa lang para hindi kayo malito. Dito rin, ingat-ingat din ang ingat-ingat din ni Johnny. So yan. Ngayon dito tayo sa washing. Kung napapansin nyo kanina, yung dalawang dilaw, yung isang dilaw na dilaw na dilaw at yung dilaw na isa na mapusyaw, eh dinugtong ko dito sa pula. So ibig sabihin, ito yung reverse. Yan, pulupot lang natin. Ganun din tong isa dito sa kabila. So ngayon, dito sa linya din ng kapasitor, pinagputol-putol din ng unang gumawa nito. So ngayon, ikabit lang natin tong isang linya dito. Hindi ko na siya dinugtungan para hindi masyadong maraming electrical tape ang mangyayari. Kasi para iwas ground. So yan, yung isang dilaw naman ay kinabit natin dito. Dapat lahat yan ay puro dilaw kaso nahaluan na ng pula dahil dinugtungan natin ng kulay-pula na wire. So ngayon, lagyan ko lang ng electrical tape ito dahil wala na akong close-end connector. So yan, nalagyan na natin ng electrical tape. Sunod naman natin gawin, itong para hindi kayo balito, itong linya sa kulay asol dito sa kapasitor, kabit naman natin dito sa isang linya sa linya ng spin motor. Yan, asol sa asol. Hindi pa kayo dito malilito dahil halos kaparehas lang ang kulay. So lagyan ko na ng electrical tape yan. Nalagyan ko na ng electrical tape yung kulay asol yan. Sunod naman natin gawin, kukunin lang natin tong kulay black galing sa linya sa spin motor. Yan, ito yon. At kunin din natin yung kulay brown na idinugtong natin kanina sa kulay black galing sa wash motor. So ngayon, pagsama lang natin. Kabit lang natin ito dito sa isang linya sa power cord yan. So lalagyan ko na ng electrical tape. So ngayon mga kabutingting, kukunin lang ulit natin tong brown galing sa spin timer. Ito yon, pop galing sa taas. Yan, pinakita nyo. Yan, galing sa taas yan. Balatan lang natin yung dulo. Ngayon, kunin lang din ulit natin itong brown, parang mapusyaw na brown. So pagsama lang natin yan dito sa isang linya sa kulay brown na galing sa timer. So ganun din tong galing sa kapasitor yan, mapusyaw na brown din. So pagsama lang natin yan. So ngayon, lagyan lang natin ng electrical tape. So yan, nalagyan na natin ng electrical tape lahat. Na-wiring na natin lahat. Sana nakuha nyo. So yan, okay na yan. Pag electrical tape ang gamitin natin mga kabutingting ay lagi nyong huwag nyong tipirin sa electrical tape dahil ang electrical tape kusang bumubuka yan. So umaari, huwag nating tipirin. So ngayon, ayusin lang natin itong mga wirings at hindi ko na siguro ito ibabalot. Lagyan ko lang ng cable tie para hindi siya pangitignan. So yan, lagyan na natin ng cable tie. Putulin lang natin. So ito yung itsura niya. Para hindi siya pangitignan pagka hindi siya kalat. Lupot lang natin ito dito. So yan na. Ngayon, babalik lang natin itong pan belt. Ito naman ay bakapal pa, hindi pa palitin. So balik lang natin. So yan, nakabit na natin yung pan belt. So ngayon, dudugtungan lang natin ito, yung kable na ito para sa drain dahil ang kable nito ay pinagputol-putol ni Johnny. So yung kable na yan ay galing yan dito sa brick. Pero ito ay tatanggalan ko na siguro ito ng brick mga kabutingting. Ito naman ay walang magiging problema kahit walang brick. Dugtungan ko muna yung ito. Dugtungan lang natin yan ng alambre. Alambre lang ilalagay ko mga kabutingting. Ngayon naman ay ito. Bago natin putulin, tignan lang natin kung saan ba natin ito tusok. Kasi may mga butas yan. Ayan. So ngayon, pasok lang natin dyan sa mga butas na yan. Meron naman siyang mga butas, yan kung nakikita nyo. So pasok lang natin ito dito sa pangatlo sa taas, kunsabaga na sa gitna. Kasi lima ang butas. So yan na, tilahin ko dito kung aangat na siya. Yan, kung nakikita nyo ay umaangat. So ibig sabihin ay malalaman natin yan mamaya kung walang tagos ba yung tubig dito sa hose. So ngayon, lalagyan ko lang ito ng plug dahil wala pa siyang plug. So yung paglagay ng plug ito hindi ko na ipakita para hindi masyadong humaba itong video natin. So yan na mga kabutingting, nailagay ko na yung plug dito sa cord. At mayroon din akong hindi pinakita sa inyo. Yan, pinali ko na rin sa alambre yung pinaka-break nya. Kailangan mo lang naman itong break nya ilalayo dito sa brake drum bago nyo itali. So ngayon, okay na siguro yan. So ngayon, try natin kung sasabog ba to. So ngayon mga kabutingting, try na natin itong panda rin. Sana walang uusok or walang sasabog. So ngayon, saksak na natin ito. Yan. At tignan nyo dito kung gagana na ba siya or hindi. At pihitin ko lang yung timer, wash timer dito sa taas. Yan. Umaandar na siya. At aantayin natin na mag-reverse siya. So yan. Yan yung reverse niya. Tayo
lang natin. So ibig sabihin ay okay na. So ganun din natin yung, dahil okay na yung washing, pwede natin tong ikutin din yung spin timer para naman dito sa dryer. So yan, kung nakikita nyo ay gumagana. At maraming nagtatanong sa akin mga kabutingting kung pwede ba daw ito pagsabayin. Ito, yan, pinagsabay ko na. Yan, nakikita nyo naman siguro, lahat ay gumagana. Ganon din yung washing machine. So siguro ay okay na yan mga kabutingting, at pwede rin natin ditong ipakita at shout out dito sa mga guwapo pala. Yan, yan. At shout out din dito sa kabila, dami kong fans dito ngayon mga kabutingting, daming nanonood. So yan, pwede natin ipakita, daming nanonood butingting. Yan, so yan, okay na yan dito. So ngayon pwede natin itong itaas dahil hindi naman to hinto, dahil tinanggal ko na yung preno, so aandar pa rin ito. Yan, pero mawawala na yan siya ng connection kahit naka-on yung spin timer. Yan, kung nakikita nyo ay pahinto na siya. Pero kung ibababa mo itong takip ay aandar ulit. So yan, kung nakikita nyo ay pahinto na. So okay na siguro yan. At yung mayari nito hindi natin ma-interview ngayon dahil wala pa dito. Wala dito. So yan mga kabutingting, siguro dito ko na tapusin yung video natin o yung vlog natin sa araw na ito. At kung mayroon tayong natutunan sa videong ito mga kabutingting, lalo na sa mga bagong napadpad dito sa aking munting channel, pwede bang hilingin ko yung pag-subscribe mo at pindutin mo na rin yung bell notification dyan para ma-notify ka pag mayroon tayong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iiwan sa inyo, nang ingat tayo palagi, at God bless po sa ating lahat mga kabutingting.